Kendo. Subscribe. Press the button below. Ask questions or even suggest topics. We'll learn together. And I'd like to ask po, Mayor, dahil ang ating mga OFWs, mostly they are mothers. How influential is a mother? Ako eh, kita mo nga po eh. Kaya nga ako nagkaganito dahil sa pagmamahal ng magulang ko, lalo na ng nanay ko. Maraming practical na tinuro sa akin ng nanay ko. Kaya ngayon ang ina-apply ko. Sabihan ng magulang ko. O, humilata ka sa kwarto, sa bahay. O, pag-isip mo, apat na sulok pa rin yan. Walang nagbago dyan. Tama naman eh. So, very influential. Very influential. Malaki ang tulong ng guidance ng isang magulang. Because ako, naniniwala ako, matitiis natin ang mga magulang natin. Bilang anak. Pero ang magulang, sa matinong kaisipan, walang nakatitiis sa kanya. Yung nanay niyo po ba ang moral compass niyo? Ay, parents ko. Tatay ko on some aspect, nanay ko on some aspect. Kasi ako eh, solong tagapagmanong ng malaking lupain ng mga magulang. Bulubundok eh na tumuusok pa. Yun, napanood yung yung kay Danilo Barrios. Maalala mo kaya? Matagal na yun. 2006 pa yata. Sinare namin doon sa Facebook namin. Matagal na yun. Inspire sila. Mayor, yung kwintas nyo raw, paborito sa sanglaan. Lapit yung was Phoenix. Hindi, ano yan? Bawat meron kayong gustong tulungan? Yung araw, siyempre, hindi naman latang oras, may mabubunod ka. Ito, nag-PhD dito. Bakit itong PhD? Ay, pinag-aral ko ito kay Cebuana na Ljubilier. Pero para sa pasyente. Pero Mayor? Except yung Cruz. Yung ating si Sir Arman meron din. Binigay sa akin. Tayo sa mga, mga rosary natin. God first. God first. Diba? Do your best and God will take care of the rest. And before we close this interview, we'd like to ask you to, dahil nga ang ating mga OFWs are one of your biggest fans, kami din po sa stasyon, we'd like to ask for a message na mabibigay niyo po sa kanila. Sa ating mga dito po ngayon. Sa ating mga kababayang OFW, lalong-lalo na sa Hong Kong, o saan mang parte ng mundo, ako de talagang lalawakan nyo lang yung damdamin ninyo. Malungkot ang nasa abroad. Tapos wala kang mga mahal sa buhay na katabi mo pagtikim ng araw. Talagang mahirap yung sitwasyon nyo. Konting tiis lang. At niyawa naman ang Diyos. Makararaos din kayo. Ngayon, kung kayo naman ay naging komportable na, bumalik na kayo dito sa ating bayan, pilitin niyong magkapaghanap buhay. Huwag niyong hayaang masaid yung mahabang taon ng pag-iipon ninyo. Pag-uwi dito, talagang halos wala rin na naipon. Kaya kailangan kayo mag-ipon at magamit yung sa paghanap. Pangatlo, sana patuloy kayong maniwala na may gobyerno. May gobyerno at may mga maitatalaga sa mga kani-kaniyang posisyon sa pamahalaan ng mga tao na tunay na nagmamalasakit at magmamalasakit sa kanyang mga kababayan. We should continue to hope that there will be leaders in our city, provinces, and country na nagmamalasakit sa ating mga kababayan. Yun lang ang pwede natin maisip. Patuloy tayong maniwala. And someday, somehow,
country will be great again. Especially during the 50s and 60s. But be that as it may, kayo naman, pumanatag kayo dyan. O kayo may mga taga-Maynila na nanonood, nakikinig. Sa maliit kong kaparaan ang pagbubutihin ko naman na mapanatag yung tulong nila sa gabi. Mapapanatag na kapag sila'y naglalakad sa lungsod ay sila'y lintas. Maayos, maaliwalas. Pagbubutihan naman namin. But again, let me take this opportunity to ask you ask your loved ones to help us. Because I cannot do it alone. We need each other. Walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila kundi tayo rin kapwa batang Maynila.